So, open lang natin yung app. Unang-una kong pupuntahan dito kung first time mo ito gagamitin. Unahin mong puntahan is yung settings. So, sa settings, sa ibaba, nandyan yung measurement settings. Para sa distance, ang gagamitin ko is yards kasi yan yung katulad sa scope para mas madali mag-adjust. Ito namang inches or centimeter, ito ay inches na lang para mas madali namang mahanap. Ito common sa target yan. Sa scope height, so mas madali kong centimeter sa ating velocity, so mas maganda yung ating FPS. Then temperature, pressure, nasa inyo na yan. Sa bullet weight ay grains kasi JSB ang gamit. Sa iba pa, pwedeng kayo na mag-decide. So, kung okay na tayo sa mga settings na to, press OK. And then, sunod natin gagawin. Okay ulit. And then, since bago pa lang ito, pwede kang pumunta dito sa Change Rifle. Mag-create ka ng bago. So, meron ako ditong naka-ready na, na sample. So, press ko lang is OK. And then, ang gagawin ko, isa-set up ko muna yung scope. So, dito sa zero distance, ikaw magde-design yan. No. Dito naman sa ibaba, sa scope, dito sa isang to, yan. Maraming pamilyan dyan. Pero yung ibang mga bagong labas na scope, wala pa dyan. Kasi ina-update din tong app na to. Search reticle kung hindi mo mahanap agad. So for example, marksman. So may mga lumalabas na marksman tulad nito, yung 6-24x50. Ito yung gamit natin. Ayan. And then kapag na-press mo na yan, automatic lalabas na rin yung kanyang click units, which is MRAD. And then yung vertical click value, yung horizontal click value, tsaka yung, yun lang. Yung scope height, para makuha natin itong scope height, ganito ang gagawin natin. Ito. So, una natin kailangan dyan is itong, ano niya, yan. Letter A is yung diameter ng scope. So, kahit dito, walang problema. Yung letter B, kung saan mo sinukat yung A, doon mo kukuhanin yung distance ng letter B. So, kung dito ka nag-measure ng diameter ng scope, dito ka kukuha ng distance niya mula sa barrel. So, yung letter C naman natin is yung sukat ng diameter ng barrel. No problem kung yan ay nakashroud, kuhanin mo lang yung, yung diameter niya. So, ang kailangan lang natin sa letter A is kalahati niya para sa center ng scope, plus itong 35 na pagitan nila at yung kalahati ng sa letter C, yung sa barrel. So, ganito ang mangyayari dyan. Ayan. So, 57 divide 2 plus 28 divide 2 plus 35. So, ang lumalabas is 77.5. Itong 17 na to is millimeter. So, kapag kinonvert pa natin yan sa centimeter ay magiging 7.8. So, papalitan natin ito ng 7.8. Okay. So, meron na tayo dyan. So, dito nga pala si baba. Huwag nyo kakalimutan tingnan kung siya ay first or second focal plane. So, itong marksman ay first focal plane. So, bababaliwala na yung minimum magnification tsaka yung calibration at saka max magnification na yan. And then press OK. Ayan, dito sa ibaba ko siya nakuha. Para hindi na ako mag-fill up sa lahat ng yan, para wala na akong gagawin dito sa mga to, nag-research na lang ako. And then, hindi ko muna pinapakalaman itong weather zeroing na to. No, kasi ay siya. Hindi ko siya familiar at saka wala ako nung mga tools para doon. So, ayan. So, hayaan na lang muna natin dito. So, at least may data na tayo sa cartridge natin. Okay. And then, sunod natin gagawin is isiro natin yung unit
para makuha natin yung mga data na kailangan natin. So pwede kang gumamit ng range finder tsaka na chronograph. Pwede kang gumamit ng chronograph, pero pwedeng ito rin ang gamitin mo. So basta alam mo yung distance ng iyong target, sabihin natin alam mo na siya ay 70, mas malayo mas maganda. Then alam mo naman na yan ay MRAD. So nung nakasiro ka sa 30 tapos pumutok ka sa 70, napansin mo na bumaba siya, sabihin natin bumaba siya ng 5 MRAD. So pwede mo i-calculate yan, no, para malaman mo kung ano yung kanyang FPS. So since malapit lang ang 30 sa 70 pero bumaba siya ng 5, lumalabas na mabagal yung bala mo. Okay, so katulad nitong testing natin sa RTI na ginamitan ko ng scope na Torex, ito ay naka MOA, ang patak ng bala ay nasa 12. So nakasiro ito sa 50, then sa 102 yards bumaba siya ng 12. So tingnan natin ang magiging calculation yan. Okay, so nakasiro sa 50, pumatak ng 12, so 102 yards. So lumalabas na siya ay nasa 932.7 FPS. And then pwede nating gamitin itong data na to as yung kanyang FPS. So kahit wala ka nang bilhin na chronograph, pwede mong malaman ang FPS ng unit mo. Okay, so mas maganda kung marami kang shots na gagawin para mas sigurado mo. So ito naman ay na-testing ko na, and then lumalabas nga na nasa 932. So nung magamit ko na siya, pwede ko na siyang gamitin kapag mag-testing ako sa ibang distance. So ang kailangan ko lang gawin, i-press dito sa taas yung gusto kong distance. So sabihin natin 90. Okay, so sabihin natin 90 lang yung distance. So pwede mo siyang i-calculate. So lumalabas siya na 8.6 MOA o kaya 2.5 MRAD, o kaya naman sa height mo titingnan kung may label dun sa yung target. So 8 inches or sa clicks naman 25. So nakabase itong clicks na to dun sa iyong scope na marksman. And then another feature, pwede mo siyang tingnan sa reticle. Kesa mag-click ka, pwede ka namang mag-hold over na lang. So, kapag bibirhin mo siya sa ganitong scope na may FPS na 937. So, ayan, dyan mo siya bibirhin sa distance na yan. So, ganun lang ang paggamit ng Strelok Basic. So, yun lang ang data na kailangan mo. Pero, let's say, ikaw ay may ibang way. So, kung meron kang chronograph, pwede mo na siyang ilagay dito mismo. So, gumamit ka ng limang record ng iyong chronograph. Sabihin natin 9:30. Tapos, sabihin natin na ang sunod is 9:35. So, sabihin natin 9:32. Tapos, 9:31. So, ito, pilapan mo lang din to. Pare-parehin mo na lang. Okay, para mag-average. Then, okay. So, lumalabas na ngayon siya is 9:30. So, mula dyan. So, ayan. Meron na tayong data ngayon. So, ito yung gagamitin natin. So, every time na may gusto kong barilin, so sabihin natin 60. Calculate, reticle. Hanapin mo, nasusum naman yan. So, ayan. Nandun lang siya sa unang line sa ilalim. So, ganyan ang paggamit ng Strelok sa pagkuha ng FPS at sa pagsiset up ng scope.